Yo, what's up sa yung lahat mga katek? Welcome back sa Tech Channel. So may bagong video naman tayo. And yung video natin mga katek na about CRT TV, ito ay dapat na malaman sa mga nagsimula pa lang no, sa pag-repair ng mga CRT, lalo na sa mga baguhan ngayon. Wala pa masyadong experience sa mga gamit nyo to. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. Shoutout sa mga previous video natin. No? So shoutout muna kay Leo.TikTV at LeoJimTikTV. No? Pareho lang to sila. Second channel, first channel ni Master Leo din. No? Supportahan natin ito sa Tech Vlogger. At kay DJ Mix TV na nagbigay ng tips sa atin. Maraming salamat sa iyo, Master. Shoutout. Kay Manuel Tibara, Ronnie Pidales, Elmer Castillo, Freddy Madonna ng Fed Electronics Tech. Shoutout sa iyo, Master. At kay Bintik TV na isang Master Tech Vlogger na supportahan natin. At kay Ben Benidos Multitektronics. Shoutout. Hernani Casia from Hernan Electronics Natividad Pangasinan. Shoutout. Harold Dumadag from Tultugan, Calapibol, Kapobinsya ko, no? Shoutout sa iyo, bro. At kay Trabong Koy Milord ng Onen Kendrick, Cebu City. So shoutout sa iyo lahat mga ka-master, no? Sa mga grupo natin, mga electronic technician at ibigay ng mga tech vlogger. Shoutout na lang sa inyo lahat mga ka-master. Samahan nyo po at simulan natin to. So ayan, ito yung gagawin natin, no? Isang Samsung na Slim Pet 21-inch CRT TV. So yung problema pala nito first ay, ano, dead set siya, wala siyang power. Tapos, yung na-check natin, okay po yung kanyang backlight, okay po yung kanyang horizontal. Ang problema niya pala, kung bakit siya, walang power, okay naman yung kanyang primary, pero kapag may problema yung secondary kasi may shorted eh, wala siyang standby na makikita at walang supply na papasok dito sa may secondary natin. So, ito yung naging problema niya. Ito, diode. Na, ito yung connection niya. Dalawa sila nakaseres. Yan, nakaseres mula ground. Ground ba to? Saan ba yung papunta? Basta ito. Ground na to. Sandali lang. Check ko muna. Kasi, hindi pala. B plus pala. Mula B plus. At galing yan sa may yoke natin. Dadaan ang dalawang diode. Nakaseres siya. Papuntang collector ng ating heats out o horizontal transistor. So, nakalimutan ko na yung pag-troubleshoot ng CRT kasi nasanay na tayo sa LED TV, no? So, ito yung kanyang number. DGP30. So, pinalitan na natin yan at naging okay na yung kanyang reading. Wala nang grounded sa may secondary natin. So, lumabas na yung kanyang B plus. So, saglit lang at check natin ito mamaya matapos natin ma-check yung B plus nito. So, naka-body ground na yung ating negative tester. So, digital yung gagamitin natin. Saksak ko muna guys para makita nyo na okay na yung kanyang B plus. So, saksak ko muna. So, dito tayo sa kanyang ito yung kanyang B plus eh. Ayun o. B plus niya meron siyang 124. Tapos, punta tayo sa kanyang 180. So, dito tayo mag-check sa 180 niya sa kanyang CRT board. So, ito yung kanyang 180. Ayun. Pansin nyo, yung 180 niya, meron siyang 192, pero babagsak yan. Ayun o. Bagsak. Tapos, balik na naman. And, bagsak yan ulit. Ayun o, bagsak. So, it means nagpo-protect siya, hindi nagtutuloy yung kanyang pag-ganda or oscillation. Malamang meron pa itong ibang problema. Ayun o. Ulit-ulit, ito lang yung kanyang sequence. Magkakaroon ng 180 tapos bagsak. Ayan. At saka, yung B plus niya ay hindi naman bumabagsak or napaplactuate noon. Steady lang yung kanyang supply kahit na yung 180 ay bumababa at ay bumabagsak. Yan o, sandali lang. Yung B plus natin. No, sandali lang. Yan, 124. Abangan natin kung babagsak ba yan pagkapag ayun, meron pa lang fluctuation konti. Ayun o, tumataas tapos balik 24. Kung babagsak yung 180, tataas yung ating B plus pala. Ayun o, biglang 33. Tapos balik 124 na naman. So ito yung kanyang problema. Hindi magtutuloy yung kanyang oscillation. So ganito mga problema mga katik, ang dami nating napagdaanan, no? Nung dati pa wala pang LCD, yung LCD pa, wala pang LED. Dami na tayo mga na-experience nito.
So, i-direct na lang ko na lang kung anong problema nito pag mga ganitong sira, no? Okay yung B+, nilabas na yung B+, tapos yung 180 niya, bagsak, tapos balik na naman, on and off yung kanyang oscillation, sasabihin ko na yung mga experience natin sa ganitong unit or brand, ano, tawag doon, ganitong model, kalimitan yan, yung vertical yung nagkakaproblema. Kasi yung vertical nito, meron siyang B-ramp generator na pag wala yon, kapag may problema yung vertical, ay mapipiktuhan yung oscillation ng ating circuit. So, sabi sa akin ni Boss Ed, B-ramp generator yun eh. Sa yun, sa mga nagdadala sa oscillation para mabuo yung oscillation ng buong circuito. So, iwan ko lang kung tama. Pero, aniwala lang tayo kasi busing yun eh. So, ngayon, gawin natin ay papalitan natin yung kanyang vertical. So, bunutin na, nabunot na natin, no? Ayan. Medyo, hindi na ako nasyadong masanay sa CRT, kaya, pero marami na tayong mga ginagawa, wala pang may LCD, ito yung binabanatan natin, no? Pero, medyo matagal na rin, hindi ko nakapag-repair, eh, kasi si Jones na yung nag-repair. Jones, shout out mo na dyan. Ano yung ginagawa mo, Sony? Ayan, no? So, ito ngayon, ako yung, ito yung binanatan natin. Sinamadali yung marinig ito eh. So, yung number ng ano, very common naman to eh, na ginagamit. Number ng ating vertical ay LE78045. So, pwede nyo pamalit dyan yung LE78040. So, same lang sila. Pwede na yan. At marami pa itong pwede yung ipalit dito mga katik eh. Yung, basta yung same na forma niya, dun sa ibang board, pwede nyo ipalit yan. Hindi naman ko nakalimutan ko na yung number ah. 8172 ba yun? Sa Sony, kasya dito sa Sony, no? Check muna natin yung kanyang diode na una talagang problema kung bakit siya dead set or walang power. Yan, dito tayo sa may analog natin, no? At magta-chopstick na naman tayo. Kasi tayo lang yung mahawak at nag... 20 ni Jones. Ito, check natin. Search muna natin yung ating istira, yan. Tapos... Ayun, napansin nyo ba? Grounded yung ating diode. Para maniwala kayo, baka sabihin nyo, gumagawa lang ako ng kwento eh. Ayan, balik tayo natin. Ayun, short siya. So, napalitan na natin yan. So, ito yung siya. Saan na yun? Ayan. So, ito yan. Ito yung kanyang isang diode na nakasere sila. Ayan. Ito yung kanyang, pinalitan natin ito. Ayan, same number yung pinalit natin kasi marami naman tayong pamalit nito, no? So, tatanggalin ko muna yung vertical natin, tapos hanap tayo ng pamalit. Marami naman tayong pamalit dyan. So, tatanggalin ko muna yan at ipopos muna natin yung video kasi magpapalit pa tayo ng vertical. So, ito na. Balik tayo, no? So, ito yung sira niya. Hindi naman to shorted, no? Kasi kung shorted to, ay hindi sana lalabas na buo yung 180 or 190 to 190 na voltahin natin, no? Si may secondary. Pag may problema to. Pero sinik ko nang to, yung kanyang supply, meron naman siyang papasok na supply. Yung negative positive 16 volts, good naman. Pati yung kanyang bias, walang problema, no? So, pinalitan natin ngayon ng ano, LE78040 galing din sa board ng Samsung na binunot natin, no? So, ito, wala siyang LE78045, walang B. Itong pinalit natin ay meron siyang LE78040B. So, kakabit lang muna natin to dito mga katik at tinan natin kung tatamaan naman yung ating mga na experience. Kung natatama to ay nasa mga pang-anim na mga gawa natin na ito yung sira, no? So, saglit lang at ikabit ko muna yun. Ayan, ano, ikabit na natin yun sa ilalim na. Kasi binalikta natin yung board niya. Nasa ilalim na, nakabit na natin yung pinalit natin. So, ito yung sira niya. Ayan. So, ito, nahinang na rin natin yan, no? Kasi kung video natin, pati yung paghinang patanggal, mahaba yung video natin, no? So, gusto ko lang sa video natin yung maikli lang, no? Para hindi siya boring. So, ito, yan, ready na. So, saksak na tayo. Ma-ready na rin yung tester natin. Saksak natin. Dito tayo sa, okay naman yung B plus kanina. So, dito na lang tayo sa 180 niya. Ito yung 180 or 200. Ayan. 195 yung against the light, ah. 195 yung labas niya. Tingnan natin kung babagsak pa ba yan. 189, naging 189. Ano ba yung digital natin? 190. Tingnan natin kung babagsak pa ba yung kanyang 200 volts or 180. Parang hindi na. Ayan o.
except ng 1 volt. Tingnan natin kung meron na bang. Ayun, nakapag-picture na yung ating. Ayun o. May picture na yung ating TV. Ayun o, pansin nyo ba? So it means, tugma naman yung ating ginawa na vertical yung problema kung bakit siya nagpo-protect, no? So pinalitan naging natin, naging okay na siya. So pang-anim na to na, encounter natin na ito yung problema. Napansin nyo mga katek, hindi na tayo nag-voltage checking dito sa may vertical niya kasi tinik ko na kasi yan eh. At gusto ko lang na mag-point-point talaga yung anong problema. Kapag mga ganong problema, protect siya, meron siyang B+, tapos yung kanyang 180 na oscillation eh, bagsak, tapos tataas, tapos bagsak, no? So it means protect yung kanyang oscillation. So naging okay na siya. At meron tayong, meron ako napansin mga katek eh. Meron ba siyang isang problema, no? Ito, mahirap din itong klaseng trouble eh. O, pindutin natin yung min nun niya. Pansin nyo. Ay, nakaharang yung ano eh. DTR natin. Ayan o. Pincus yun yung kanyang picture. Ayan o. Parang naging Coca-Cola body. Sumisiksi yung TV natin. Yung tao, tingnan nito ay napakalit nung ano. Napaka-sexy. Napakalit nung baywang ano. So, ito yung kanyang problema. Pangalawang problema. So, na-solve na natin yung unang ano, yung pangalawang problema pala. Kasi yung first niya, wala siyang power. Diode yung problema. Second, yung vertical niya, protect yung insulation, nabaprotect siya. Nasobla natin yung pangalawang problema. At ito yung kanyang pangatlong problema. Naka-pin question yung ating TV. So, ito mga katek, pag marami ka na experience at sa pagre-repair ng CRT TV, hindi ka na mahirapan sa mga ganito eh. Pero nung unang pag-repair natin, no, yung baguhan pa tayo sa mga lead CRT TV, eh nako, halos umabot ng tatlong araw bago natin makuha yung problema nito, no? So, papoint ko na lang agad kung anong problema pag ganong sira, pag ganong problema ng TV. So, yung kanyang pincushion amp IC, yung problema niya. So, kung itatanong nyo kung saan siya banda ito, yun, no? Nakandar yung TV natin, no? Baka makuryente tayo. So, ito yung kanyang pincushion IC, ayan, no? Nasa may ilalim. So, tatanggalin natin yan at hanapin natin ng pamalit. So, kita nyo naman yung problema niya, naka Coca-Cola body yung TV natin, no? So, kapalitan ko yan, tatanggalin ko muna yan, tingnan natin yung number at hanap tayo ng pamalit. So, pupost muna natin ulit yung ating video para hindi mahaba. So, ayan, continue tayo. Ayan, no, natanggal na natin yung pin cushion amp IC natin. So, ito na siya. So, yung number niya ay, ano, IPQP630. Wala akong mahanap ng ganitong number, mga kate, kaya hinapan ko na siya ng pamalit. Ito, ayan, magic, no? May nahanap na ako kasi, may stock tayo. Galing to sa may Sony na flat CRT TV. So, ito yung gamit ng Sony na pincushion amp IC, no? Yan. Ay, ang number nito ay IRFS614B. So, subukan natin itong ipalit baka sakaling na tumino yung ating pincushion na problema, no? So, hindi po sila same ng number pero same sila ng gamit. Para masiguro, makasiguro kayo, pwede nyo itong naman itong i-search. Kung nadududa kayo, no, pwede naman itong i-search nyo kung pwede ba silang ipalit. Pero sa akin, nagawa na natin to, na-experience na natin, kaya pwede ito na ipapalit. So, para makita nyo na may problema yung pincushion IC natin, tapos yung kung anong tunay ng reading ng ating, ano, yung may problema na amp IC, tapos ito, yung papalit natin. So, mag-test tayo ng resistance dyan. So, saglit lang at set up muna natin itong camera, no. Yan, let's continue again. And ito, nakaready na rin yung ating analog tester. No? Analog tester yung gamit natin, tapos times 10 yung settings natin. No? So, check natin yung ito, pinatay yung sira na tinanggal natin. Basta, paano ko nasabi na sira? So, testing natin, no? Para malaman natin. Ayun, no? Ayun. Tingnan nyo. Baliktarin natin. Kahit anong paa yung ipagtitest natin, ayun, meron siyang reading. Ayun o. So it means na leak na itong ating, hindi naman siya short eh, pero leak na. May leakage na yung ating pincushion amp IC. Ayun si, kalimutan ko na, transistor pala ito. Bihira. So IC ba yung nabanggit ko kanina? So, ito isang, ano, IRF na transistor. So, pasensya na, mali yung nabanggit natin kanina, IC yung ating nabanggit eh.
So ito yung ipapalit natin. So tingnan natin yung reading nito. Ayun o, nabanggit ko naman kanina yung ano, yung number nito, ayun o, 614B IRFS. So testin natin to ngayon. Ito na lang tayo para malapit. Tingnan nyo. Ayun, walang reading, no? Ayun, wala rin. Tapos dito. Ayun. Meron siyang reading pero, ayun o, nagsiswitch siya. Ayun, nag-go off. Dito naman tayo sa kabila. Yun. Ito yung tamang reading. Tapos, trigger natin para ma-switch off. Sandali lang. Switch off na ba? Ito pala. Ayun. Yun o. Yung positive side ng ating tester yung pang switch off. Ayun o. Diba wala na siyang reading tapos, nako. One way reading na lang siya. Ayun. Tapos, switch on natin. Ayun, trigger natin yung negative, yung iti-trigger natin. Tingnan natin yung reading. Ayun o. Diba? Nasi-switch on siya. Tapos, ayun. Bago yung reading niya. Tapos, ito naman ulit yung pang-switch natin. Kita ba? Yan, para mag-switch off siya. Ayun. Wala na reading. Tapos, ito na lang yung natirang reading. Ayan o. Ito na lang. Para... Ayan. So, ito yung okay na IRFS na gamit sa may pin cushion amp niya. Ayan. So, ikakabit ko muna to. Ipapalit natin dito. Tatanggalin muna to. Haba nata yung video natin ah. Ang bihira. Kaya ko pa naman yung mahagang mahabang video, no? Kasi mahirap sa pag-edit. Tapos, medyo boring pa. Lalo na yung mga, no? So, ikakabit muna. Lagyan pa natin to ng silicone kung paano. So, post muna natin yung video natin. Balik lang tayo pag naikabit na natin, no? So, ito na. Naikabit na natin yung ipinalit natin, no? So, ito yung mga sira niya. First, na walang power, ito, diode. Tapos, yung protect, yung kanyang solution, vertical IC. Tapos, naka-pin cushion siya. Ito yung problema niya, yung kanyang pin cushion amp transistor, isang MOSFET, no? Ayan. So, testing na tayo. Naikabit na natin ulit. Ulit lang, eh. So, napakadumi, pambihira. Pasensya na at napakadumi nung atong yung sa may baba natin, lilinisan natin yung mamaya, saglit lang. Tatapusin muna natin to. Saksak muna natin, ayan. Saksak natin, yun, mana na siya. Abangan natin yung picture niya. Sa may, nakatotok tayo sa may salamin. Ayun, okay. Pansin nyo, yung logo, ayun o, oh, hindi na siya sexy, no? Pero yung kanya na ano tawag diyan pag binibidyuhan kasi kapag si RT nagkakaroon siya ng vertical rolling no pero in personal wala pa siyang ganyan. So pilutin natin yung Mino. Ayun, Mino na, tumindig na yung ating naka ano naka Coca-Cola body kanina yun oh. Tawag diyan, sabi sa iyo tumulid na, ito yan eh, ito, tumayo na, bihira. So, okay na po yung video natin, ano, unit natin, no? Naayos natin yung digit na problema ng power. Tapos, yung oscillation na protect, ayos na natin. Tapos, yung pin cushion niya, prepare na rin natin. And, close lang muna natin to. Tapos, lagyan natin ng source para may makita tayong picture or video. So, saglit lang at ayusin ko muna at linisan muna natin yung ating table, no? Ayan, break tayo, no? So, naharap natin yung TV. Tapos, may source na tayo nilagay na DVD natin, no? Ayan, nakalagay sa likod niya na input. Hindi pa natin na-close yung kanyang cover. Nabalik yung kanyang cover kasi magte-test pa naman tayo, no? So, saksak natin. Yan. Ako. Munti pa tayo nalaglag. Yun. Tumunog na yung kanyang startup na sounds, no? Ng Samsung. So, antayin lang natin. Yun, nabas yung kanyang raster. Tapos, punta tayo sa may source na DVD natin. Sa may DVD... Ayun. Ito tayo sa may EB2 kasi EB2 yung nilagyan natin eh. Ayan. Yun. Goods na. Okay na po yung CRT TV natin, no? So, yan lang yung gusto ko na ibahagi sa araw na ito mga kating. Sana sa ating ginawang video ngayon ay may napulot kayo kahit kunting idea na magagamit nyo in the future, no? So, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat. May God be with us always. This is your service friend, Crusitech. Peace out.